Pasintabi po sa mga naghahapunan, sangkatutak na bara ang nakuha sa isang imbornal sa Pasay, kabilang ang ilang tubo at sako ng buhangin na hinihinalang naiwan ng kontraktor ng Maynilad. Ang paglilinaw ng kumpanya sa pagtutok ni Mariz Umali. Dahil napapadalas umano ang ganitong pagbaha sa kanilang lugar sa Malibay, Pasay, kahit hindi malakas at matagal ang ulan. Nagpatulong na sa City Hall ang Barangay 173 para ma-inspeksyon ang isang imbornal doon. Laking gulat nila sa nakuha. Dito nagbandirita sa ilalim ng imbornal. Ayan o, oh, nagtesta dito sa ilalim ng imbornal. Ayan ang naging bara. But wait, there's more. Dahil may malaki ring tubo sa imbornal na kinailangan pang putulin para mailabas. Binabari ng isang lalaki ang imbornal para manumanong kunin ang mga bara na higit pa sa putik at basura. Naiwan po yung isang tubong malaki at saka yung mga sako ng buhangin na nagsanhi po ng pagbara at hindi po nakadaloy ng maayos ang tubig. Iniwan po. Maari pong yung trabaho ay hindi natapos. Ang tinutukoy na trabahong di natapos ay ang mga tubo at sako ng buhanging hinihinalang iniwan ng kontraktor ng Maynilad na may maintenance sa mga tubo ng tubig doon kamakailan. Pero paglilinaw ng Maynilad, may mga mahigpit na hakbang sila para masigurong malinis ang kanilang worksite at di nagdudulot ng anumang environmental issue gaya ng pagbabara. Anila, may aktibidad sila sa lugar at iniimbestigahan ang posibilidad na inanod ng baha ang mga sako ng buhangin papunta sa drainage. Sabi pa nila, nagpapatupad sila ng dagdag hakbang para hindi maulit ang nangyari, hindi lang sa Malibay, kundi sa lahat ng lugar kung saan sila nag-ooperate. Regular din anilang iniinspeksyon at minemente na ang kanilang project areas. Sinabi rin ng Maynilad na posibleng ang mga debris na nagdulot ng pagbabara ay mula rin sa iba't ibang dahilan, gaya ng mga basura mula sa kalapit na lugar at mga creek. Gayunpaman, handa raw silang makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan para matugunan ang anumang problema. Pagkatanggal naman sa bara ay agad nang sinementohan at inayos ng City Hall ang imbornal para di na makadisgrasya. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nagtutok, 24 oras. Ikinatuwa ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy ang inisyung temporary protection order ng Davao City RTC. Pinaalis nito ang mga barikada ng pulisya pero lilinawin ng PNP kung ano pa ang sakop ng utos. Nakatutok live si Argil Relator ng GMA Regional TV. Argil? Mel, dahil sa magkaibang interpretasyon sa inilabas na temporary possession order, ay mananatili pa rin sa KOJC compound ang presensya ng pulisya. Ngunit, mabibigyan na ng access ang mga miyembro ng KOJC na papasok sa main entrance. Sa isang gusali sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City, tumutok ang paghahanap ng pulisya kay KOJC founder, Pastor Apollo Kibuloy. Sa videong ito, nakuha ng ilang miyembro ng KOJC, may maririnig na tila paghukay sa loob ng Jose Maria College Building sa loob ng compound. Nagsimula raw yan bandang alas 4 ng madaling araw. Matatanda ang sabi ng PNP, may na-detect ang kanilang ground penetrating radar na mga tibok ng puso mula sa isang underground bunker sa loob umano ng compound. Sinubukang kumpirmahin ng GMA Integrated News sa PNP kung naghukay nga sila sa loob ng gusali pero tumanggi silang magbigay ng detalye ng ginagawa sa loob ng compound. Ang KOJC agad na dumulog sa Davao Regional Trial Court para humiling ng temporary restraining order at injunction laban sa ginawa ng PNP. Nagkataon naman na ngayong araw din inilabas ng Davao City RTC ang isang temporary protection order pabor sa KOJC. Ito'y matapos itong hilingin ng KOJC noon pang July 1. Inutusan ng korte ang pulisya na tumigil sa anumang aktibidad na may banta sa buhay, kalayaan, seguridad at ari-arian ng mga petitioner. Inutusan din ng korte ang PRO 11 na tanggalin ang lahat ng barikada na pumipigil sa access, papasok at palabas ng compound. Nang lumabas ang balita, naghiyawan ang mga miyembro ng KOJC na nasa labas ng compound.
Ang mga opisyal naman ng KOJC agad dinungo ang tanggapan ng Police Regional Office 11. Sa akin ng korte, the restrictions and control imposed by the PNP 11 over and within the compound of KOJC and GMCFI noticeably trampled not only the property rights of the petitioners, its officers and members, but also the exercise of the religious freedom and academic rights. Sabi ng PNP, kanilang lilinawin sa Davao RTC ang kautusan nito. Our presence there is based on a valid warrant of arrest issued by a court and addressed in that address. And pending any order from the court that says Police Regional Office 11 is ordered to vacate and stop the implementation of the warrant, then that will be the time that we're going to vacate. Ayon sa PNP na nahihirapan daw sila sa paghahanap kay Kibuloy kaya natagalan ang operasyon. Pero kumbinsido sila na nasa loob lang ito ng compound. Una nang hiniling ng KOJC kay Davao City Mayor Basti Duterte na ipatupad ang kanyang kapangyarihan bilang local chief executive. Kabilang na ang pagsasagawa ng Emergency Peace and Order Council meeting upang ipaliwanag ng PNP sa kanila ang operasyon ng KOJC compound. And if the Peace and Order Committee finds that this is irregular, illegal to issue a resolution declaring the same as illegal and requiring the Philippine National Police to leave the premises of the KOJC compound. Sabi naman ni Mayor Duterte, nirespeto niya ang pagpapatupad ng warrant of arrest basta alinsunod sa batas. Pero anya, hindi umano sinusunod ng pulisya ang tamang pagpapatupad ng warrant at gumamit na ng labis na puwersa sa mga inosenteng sibilyan. Nais man daw niyang makialam pero makikinig lang din naman daw ang mga pulis sa PNP Chief at kay Pangulong Bongbong Marcos. Kinilala din niya ang karapatan ng mga miyembro ng KOJC na magprotesta pero hiniling niya na gawin ito sa mapayapang paraan at hindi nakakasagabal sa daloy ng trapiko. Matatanda ang naapektuhan ang daloy ng trapiko papunta at paalis ng Davao Airport dahil sa protesta ng mga taga KOJC. Ngayong araw, maayos na ang daloy ng trapiko doon. Melo-file umano ng motion for clarification ang bawat kampo sa korte. Mel. Maraming salamat sa iyo, RG Relator ng GMA Regional TV. Barikada lang ang tatanggalin pero mananatili pa rin daw ang pwersa ng pulisya sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Gitya ng PNP kasunod ng inilabas na temporary protection order ng Davao Regional Trial Court. Nakatutok si June Veneracion. Ikinatuwa ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang paglabas ng temporary protection order mula sa Davao Regional Trial Court. Base kasi sa interpretasyon ng kanilang mga abogado, pinapaalis umano ng korte ang mga pulis sa loob at labas ng KOJC compound. Pero sabi ng DILG at PNP, hindi ko alam kung ano yung sineselebrate nila, but one thing is certain na hindi pinitigilan no ang mismong pag-serve ng warrant. Napakaklaro po noon. Wala pong dapat muna pong ipagdiwang sa ngayon dahil po malinaw naman po ang nakasaad po doon sa protection order. Anila, ang tatanggalin lang ng PNP ay ang mga barikada bilang pagsunod sa utos ng korte. Pero mananatili pa rin anilang nakadeploy ang mga pulis sa KOJC compound para isilbi ang warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy at mga kapwa-akusado. Ganun pa man, hihingi raw ang DILG at PNP ng paglilinaw sa korte kaugnay ng inilabas ng kautusan. Tuloy-tuloy pa rin ang police operation para hanapin si Pastor Kibuloy. Hindi po tayo titigil sa pagpapa-implement po nitong warrant of arrest at hopefully malapit na po tayo dun sa mga ina-achieve po nating goal po. Sabi ng PNP, may mga nakaready na round augmentation force mula sa iba't ibang rehiyon para makapagpahinga naman ang mga naunang i-deploy sa compound ng KOJC. Paalala ng Commission on Human Rights sa PNP, habang nagmo-monitor sa nangyayari sa KOJC compound, i-exercise ang maximum tolerance. Payo naman sa KOJC members, iwasang makasakit sa iba. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Matutunghayan na sa pulang araw ang isa sa pinakamadilim na yugto ng kasaysayan para sa mga Pilipino. Yan ang mapait na sinapit ng ilang kababaihang inabuso at ginawang comfort women. Kabilang ang kwento ng isang madre na gagampanan ni Ashley Ortega. Makichika kay Nelson Carnas. Ngayong nagsimula na ang digmaan sa pulang araw.
masasaksihan na ng mga manonood ang isa sa madilim na kabanata ng kasaysayan dulot ng World War II. Nandito na si Ram. Kabilang dyan ang kwento ng mga comfort women na matapang na binigyang buhay ni na Teresita, played by Sanya Lopez, at Tia Amalia na ginagampanan naman ni Rochelle Magilinan. Adobong baboy para sa mga binababoy. Mabuti pa rin Iberian, hindi ginahasa. Ngayong gabi, makikilala na rin natin si Sister Manuela Apolonio na bibigyang buhay ni Ashley Ortega. Sa akong madre, madring binaboy niyo! And preparation individually, syempre mentally, spiritually also, we have to prepare emotionally, mabigat. Actually, before nag-start yung taping, kinausap kami ni Derek. Yes. Kasi sensitive talaga yung scenes na to. Sa isang IG post, nagbigay-bugay si Ashley kay Sister Manuela. Greatest honor and biggest responsibility raw na iparinig sa buong mundo ang kanyang kwento. Pati na ang iba pang comfort women noon na personal nilang nakausap ni Sanya. I try to watch different kinds of movies na related dito sa pagiging comfort women dito sa World War II. So, try din ako manood ng mga docu about World War II para kahit paano, meron na tayong idea pag sumalang na kami dito. Si Rochelle naman, kinailangan pa raw magpagpag kada matatapos ang taping. Lahat ng paraan para makalimutan ko siya. Minsan maakit ako sa taas namin kasi nandun yung Christmas decors. Tumitingin ako ng mga Christmas decors para ma-happy ako. Oo, kasi ang hirap talaga eh. Ang member ng boy band The Sky Garden from Alchi Records na si Rio Nagatsuka, isa sa tumatayong language coach ng biggest family drama series. Dahil biyasa si Rio sa Nihongo at Tagalog, tulay siya para mas maging authentic ang pagsasalita ng Hapon sa pulang araw. Banzai! Banzai! Siguro it's very easy to, when you create an example using Maria Clara. Maria Clara? Maria Clara is like they're using old Tagalog or Spanish into it. So in Japan as well, there are old Japanese. I did study. There's this book na yung mga words na ginagamit during World War II. So, ganun po talaga yung mga challenges. Wala raw sa mga textbook nila sa eskwela ang tungkol sa mga comfort women, kaya't naging emosyonal si Rio nang mabasa niya ito. So when I read that scene, parang medyo natakot ako na in a way na tama ba na tinatranslate ko to, ganun, or... But, you know, when I'm learning it, you know, we should know the past talaga. Medyo mabigat talaga para sa akin. And especially sila Ashley and Miss Rochelle was also in that scene as comfort woman. Nandun po ako sa set eh. Of course, tinitingnan ko kung tama po yung Japanese na mga sundalo. Ayoko tignan. Sobrang bigat para sa akin. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Problemado ang mag-inang na ulila ng namayapang retiradong pulis noong taong 2022. Matagal lumano ang proseso at maraming hinihinging dokumento para mailipat sa kanila ang pensyon ng ama. Nagpasaklolo na sila sa inyong Kapuso Action Man. Marso 2022, namatay ang ama ni Victor na isang retiradong pulis. Sumbong niya, hindi pa raw naililipat ng PNP Retirement and Benefits Administration Service o PRBS ang pensyon ng ama sa naiwang misis. Katunayan, inabutan pang na mild stroke noong isang taon ang ina na nagpahirap sa sitwasyon ng pamilya. August na, nagkasigas po kami, kasama po namin ang mami noon, nakakalakad pa po siya, tapos nakakakita. Pinakuha na po namin lahat ng list of requirements po ng transfer of pension. Inaasahan lang po namin ng pension ng tatay namin, may transfer po sa nanay namin. Sa impormasyon nung nakarating sa amin, maya't maya, inihinga po kayo ng requirements. Kayo naman po ay nagsusumite. Opo. Ngayon po, nito lang po, nakaraan, pinadala ulit po sa amin, may pinapakuha na naman po requirements. So, hindi naman po kami makarekta sa kanila dahil wala na rin po talaga kami, sir. Okay. Kaya pinapadala po namin yung requirements sa headquarters. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa PNP Retirement and Benefits Administration Service o PRBS. Paliwanag nila nagkaproblema raw sa ilang naisumiting dokumento ng beneficiaryo, kaya natatagalan ang pagproseso sa transfer of pension. Sa kabila nito, nangangako ang PRBS na bibigyang prioridad ng aplikasyon
Good news dahil sa darating na Oktubre na nakatakdang ibigay ang pensyon, labis namang nagpapasalamat ang pamilya ni Victor. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Sinagot ng isang opisyal ng Administrasyong Marcos ang pahayag ng abogado ni Cassandra Ong na clue ang litrato nito kasama ang Pangulo sa pagdami ng pogo sa bansa, ang sabi ng opisyal. Nagpalitrato lang si Ong at hindi siya kilala ng first couple at kuha ito noong panahong hindi pa Pangulo si Marcos. Nakatutok si Mariz Umali. Kasunod ng pagkakaaresto sa kapatid ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na si Sheila Guo at kasamahan nitong incorporator ng Lucky South 99 na si Cassandra Lee Ong, inilabas ng abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio ang litratong ito na nakuha lang daw niya sa internet. Makikita rito si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos at katabi ng unang ginang ang naaresto si Cassandra Lee Ong at isa umanong pogo owner sa Porac, Pampanga. Cassandra Lee Ong confirms the authenticity of this picture. Sabi niya, ang nakikita niyo rito sa picture na to, talagang nandyan at the same time, at this place, and on that date with President Marcos and First Lady Liza Marcos. Dagdag pa ni Topacio, this picture may hold the clue as to why pogo operations, especially illegal pogo, multiplied during the time of President Marcos because they were being aided and abetted by some officials of the present administration. Humarap sa media ang special envoy of the President to the People's Republic of China for Trade, Investment and Tourism na si Benitez Chico na naroon din sa litrato. Aniya, totoo ang litrato pero hindi ang kwento. Ang litratong ipinakita ni Topacio nangyari raw noong November 2020, panahong hindi pa Pangulo si Marcos, habang nasa isang kainan sila sa Pasay. Dito raw may humiling na magpa-picture sa mag-asawang Marcos. Pinakakilala yung restaurant owner na hindi din naman alam namin kung sino humingi ng litrato sa ating presidente. Ganun lang kasimple ang storyang po yun. Pumasok, nakipagkilala at gustong kumuha ng picture at pinayagan. Nalaman ko lang na si Cassandra Lee Ong siya nung pumutok itong litratong ito. Never namin siya na-meet, ni pangalan hindi namin alam. It's so unfair, di ba? It's so unfair already to the president that he keeps on working hard and then yet hindi matapos-tapos ang mga paghahanap ng storya. Sinagot din ni Techico ang sinabi ni Topacio tungkol sa pagdami ng pogo sa panahon ni Marcos. Analytically, maikocompute nyo naman kung kailan pwede itayo ang mga building, ilang years po ba ang kailangan para itayo ang mga building ko. And si President Marcos ay umupo lamang noong 2022 of July, di ba? July. So, technically speaking, parang imposible yata ho yun. Dahil hindi raw makakarating ang ibang mga nasa litratong kaibigan nila, hawak na mga kasama ni Techico ang mga pahayag ng iba pang nasa litrato na nagsasabing nagpakuha lang ng picture ang ibang nasa litrato. Pare-pareho nilang sinabi na hindi nila kilala si Ong na dumating lang doon para magpa-picture. Sabi ni Techico, sana raw hindi politically motivated ito. Hindi pa raw niya nakakausap si Pangulong Marcos kaugnay ng litrato. Wala naman daw silang balak magsampa ng reklamo laban kay Topacio. Pero mensahe niya rito, let's just move forward. Yung katotohanan lamang na lang. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.